Ito po, babantayan natin ha. 12 health problems pag tayo ay tumatanda. Ito talaga babantayan natin. Kahit above 40, 50 years old eh, babantayan na natin to ha. 12. Number 1, osteoporosis. Siyempre, pag senior na, nagkakaedad, mapapansin nyo, mas marupok na ang bones. Ayan o. So, hindi na ganun katigas. Ayan o, lumalambot na siya. So, kahit konting injury lang pwede mabalian kahit yung mga normal action mo nga eh. 15, ano, may 1 million fractures nga eh every year dahil sa osteoporosis. So, kailangan mas mag-exercise, maglalakad, mga light weights para tumigas ang buto, tsaka pagkain mataas sa calcium. Number 2, pag nagkakaedad, unti-unti lumalabo yung mata. Okay, meron yung lumalabo, hindi mo na makita yung malapit at 40 years old, meron ding macular degeneration. Yung mga mga clear na bagay mas hindi mo na nakikita. Meron ding delikado glaucoma. Tumataas yung pressure sa mata, pwede mabulag dito. Una-una, mas hindi mo makikita yung nasa side, mamaya pati sa gitna hindi mo na makikita, sumasakit yung ulo sa may mata. So yan ang mga dangerous problem pag nagkakaedad. Hearing loss. Nako, hearing loss. Yan ang problema. Kasi tayo, lagi tayo exposed, di ba? Bata tayo, exposed sa malakas na tunog. Cellphone, kung anumang noise. Merong noise-induced hearing loss. Pero meron ding presbycusis. Ibig sabihin, mas hindi natin naririnig yung high-pitch sound. Dok Lisa, yung high-pitch sound. Yung mataas, kala mo kaya mo marinig. So yung mga boses ng babae, ng bata, yung letter S, mas di na naririnig. Kaya one day, pa-check up tayo sa ENT doctor, baka kailangan pa ng hearing aid. So, avoid mga loud noise. Next, merong memory loss. Diba? O, sa umpisa talaga, mas nakakalimot, lalo na post-COVID. Yung mga tinamaan ng COVID, may long COVID, mapapansin nyo, mas makakalimot, mas mabagal mag-isip. At pag lumala yung memory loss, ito, pwede umabot sa Alzheimer's disease. Ito yung ulyanin. So, pag ulyanin na, ganito dapat ang nerve sa utak natin. O, yan, o. Ito, pag namamatay yung nerve. So, tingnan mo yung utak. Yung utak dapat ganito kalaki. O. Healthy brain size. Pero pag tumatanda, lumiliit ang utak. So, lumiliit yung computer natin sa ulo, sa utak natin. Kaya, hindi minsan nakakalimutan kung sino ka, hindi makasalita, at yung main basic task, nakakalimutan na. Ito pag medyo may edad. Anong gagawin? Kumain ng healthy, gamitin yung utak. Parang muscle yung utak, lagi mag-compute, lagi magtrabaho, huwag magre-retire, lagi may plano. Ito, pag nagkakaedad, urination problem sa lalaki, sa babae. Diba? Lumalaki ang prostate, mas mahirap umihi, mahina ang ihi, hindi maubos ang ihi. Pa-check tayo sa doctor, prostate problem. Sa babae, pwede rin yung pelvic muscles ng babae pa nagkakaedad, more than 50 years old, humihina. Kaya minsan yung pag-ihi nila parang binabalisaw-saw. Minsan di makontrol. Problema rin sa mga senior ay constipation. Ano yung pagtitibi? Constipation, less than 3 bowel movements in a week. So, every other day o every 3 days ang dumi, matigas pa ang dumi, constipated. Kailangan maraming prutas. Mas gagalaw, siyempre senior, mas hindi na gumagalaw. Mas gagalaw, mas exercise, maraming tubig. Tapos yung mga letter P, pakwan, peras, prune juice, pwede rin mga ubas, pampalambot ng dumi. Papaya, halu-haluin mo yung mga prutas. Ito rin, osteoarthritis, halos almost half ng tao. Pag nagkakaedad, magkaka-arthritis, yung mga buto-buto. Tingnan niyo yung kamay niya pa nagkakaedad, di ba? Tumatabingig, kumakapal dito, ayan o. Meron din buto. Ibig sabihin, yung fluid at yung cartilage ng joint mas nagdidikit. At pag nagdikit ang buto sa kamay, sa tuhod, pag dumikit yan, masakit yan. Masakit. So, para hindi mag-arthritis, yung mga exercise na tinuturo ko sa inyo, di ba? Open, close, yung mga tinuturo ko sa inyo, mga exercise ng pampa para lumuwag-luwag.
ang joints natin. Next, problems sa tumatanda, pwedeng above 40, above 50. Mo alam kailan darating eh. Loss of balance and dizziness. Ganito oh. 40% ng katao, Doc Lisa, may balance problems. 24% may hilo. Ako dati may hilo. Yung hilo ko galis sa tenga eh, no? Ang hilo, inner ear problem eh. Pero ngayon nawawala. Minsan may hilo, minsan walang hilo. Iniinuman ko na lang ng Bilastin, anti-allergy. Oo. May balance problem, pwede sa gamot. Ayan ang pinakadelikado sa lahat. Uulitin ko, ang dami nang nag-text sa akin, tumawag sa akin kaibigan ko. Sinasabi ko, balance eh. May tatlo na nahulog. Nahulog, nabalian, bumagsak, balance. Napakahirap mag-rubber shoes, mag-steady, humawak sa alalay, o kay misis, o kay mister, o sa anak. Hindi nakakahiya yun, lalo na pag hindi steady ang tinatapakan. Gusto natin maliwanag kasi humihina yung muscle, yung balance, yung paningin, yung pakinig. Kaya nga, kulang tayo sa mga senses eh. Kulang nakikita, kulang naririnig, kulang yung lakas ng muscle, mahina pa yung balance sa ulo, kaya matutumba. Pag natumba, yan ang delikado. Aksidente. Heart disease and stroke. Okay, number one killer to sa seniors. Number one killer sa buong Pilipinas, sa buong mundo is heart disease at stroke. Pag tumatanda, ang puso tumatanda din. Ulitin ko. Pag tumatanda tayo, ang puso tumatanda, ang kidneys tumatanda, lahat ng katawan tumatanda. Kaya hindi na siya ganun kalakas mag-pump, mas mahina na. Kaya pag akyat yung dalawang palapag, mas hingal na. Pag tumatakbo, mas hingal na, mas mabilis na ang tibok. Eh, no? So pag dating lakas humina, pipilitin mo yung dating gawin mo, baka hindi kakayanin. Kaya ingat. Ha? Heart disease. Iwas sigarilyo, iwas alat, kumain ng masustansya, wag magpapakataba, bawat stress, at pa-check sa doktor kung may high blood o diabetes. Ito, next, number 9 na tayo. Diabetes, 25%, ito sa Amerika eh, sa senior, 25% may diabetes. Siguro sa atin, mga 10%. Mataas ang blood sugar. Pwede masira ang mata, ang kidneys, ang nerves, manhid, ang paa. Pwede mag-lead to heart disease, stroke, and kidney failure. Ano signs ng diabetes? Laging nauuhaw, namamayat, ano, pagod, ihi ng ihi, malabo ang pagtingin, pa-check natin. Blood sugar. Ito rin, ito problema sa may edad. Ito. 80% ng yung nagkatrangkaso, ang delikado sa mga trangkaso, at ibang sakit pag tumuloy sa pulmonya. 80% ng namamatay sa trangkaso dahil na pulmonya. Yan ang pulmonya. Pakita mo, Doc Lisa. Ito dapat yung air sac sa baga. O, normal, maliliit, walang plema. Pag may pulmonya, yan, nasira yung air sac sa baga, napuno ng plema, sobra dikit madilaw, kaya ang daming plema. Yan ang kalaban ng may edad, pulmonya. Yan kadalasan last sakit bago mamatay, pulmonya. Okay, may pneumonia vaccine, may flu vaccine, palakasin ang katawan, huwag magpahawa. Diba? Kaya nga ang COVID, mga senior din na tinatamaan. Okay, number 11, cancer. Hindi mo lahat magkakakancer, pero pag tumatanda, 70, 80, 90, marami. Lung cancer, pancreatic cancer, breast cancer sa babae, prostate cancer sa lalaki, colorectal, yan ang mga babantayan natin. And last, ito hindi naman ganun kadalas. More on depression sa bata. Pero meron ding senior na may depression eh. Kaya pag nadidepress ang may edad, syempre, maraming sakit, iniwan ng mga anak. Hindi siya normal ang depression. Hindi siya kahinaan, huwag iinsultuhin. Kailangan magpapacheck kung merong depression. So itong 12 na sakit, ito po babantayan natin sa ating pag-edad. Sana nakatulong itong video. Share natin. Kahit kayo ay 20, 30 years old, walang masama alamin itong 12 na to na darating, sana hindi dumating, pero binigyan ko na kayo ng tips paano iwasan.